Sound check. Sound. Sound. 1, 2, 3. Sound check. 2 o'clock na. signal nyo lang ha. Magandang hapon, Pilipinas. Good afternoon sa lahat ng followers, lahat ng nagla-like, at lahat ng sumusunod sa Facebook at sa lahat ng social media ng Inquirer. Nandito po tayo ng bisita national at walang iba po hindi si Ma'am Lisa Masa. Magandang hapon po, Ma'am. Magandang hapon. Welcome to the Inquirer. Hindi na natin, wala nang patumpik-tumpik dahil nabiktima tayo ng traffic. Kaya, uy, may rhyming. Kaya itutuloy na natin. Ang unang tanong ko, baka ma'am pwede niyong ipakilala po sa mga katulad ko na hindi pa masyadong kilala ko. Ano po ba itong National Anti-Poverty Commission? Oh, maraming salamat. Actually, napakarami nga na sa maikli ko pa lamang pag-upo bilang lead convener ng NAPSI, nalaman ko na napakarami na hindi alam ko anong NAPSI. Mm-hmm. Ang NAPSI ay create by Virtue of Republic Act 8425. Ito yung tinatawag na social reform agenda and anti-poverty alleviation act. No? Isang batas ito na kung saan nagbibigay ng mandato, nag-create at saka nagbibigay ng mandato sa NAPSI para i-coordinate, i-monitor at evaluate yung social reform agenda at anti-poverty program ng gobyerno para matiyak na ang mga ito ay tunay na nagsisilbi at tumutugon doon sa pangangailangan ng mga mahihirap. Meron itong, ang commission ay merong 13 government agencies no, na umuupo sa commission. Pero nadagdagan na yan. So mga 25 government agencies na nakaupo ngayon. Meron siyang presidente in addition to the government agencies. Merong apat na presidente ng apat na liga. Liga ng barangay, liga ng mga munisipalidad, liga ng lungsod, at saka liga ng mga probinsya. At sumasama rin sila sa mga pulong. Yes. Ito yung NBank. Bagi sila talaga. Oo, ito yung NAPSI NBank. No? Okay. So, plus meron pang 14 na sectoral representatives. Ito yung mga artisanal fisherfolk, mga manggagawa,
yung mga magsasaka, women, youth, NGOs. So, 13 sila lahat. Person with disability, senior citizens. May mga representante na umuupo din doon sa komisyon. At ang pinaka-under kayo sa Pangulo mismo? Oo. Ang structure niyan, ang Pangulo mismo, ang chairperson ng NAPC at ako ang lead convener at saka head ng secretariat. So, meron siyang 2 vice chairpersons at saka, yun ang nami-meet. Ito nga, unfortunately, ang unang binigay agad nila na kailangan ayusin kasi yung nakalaang administrasyon, si Presidente Aquino, ni minsan sa loob ng 6 taon, hindi yan na-meet at bang. No? So, sinasabi nila may mga bilateral meetings. Pero yung talagang importante kasi na i-meet mga NBank yan kasi para ma-coordinate mo ang mga serbisyo at programa ng lahat ng mga ahensya na yan at matiyak na yan ay tumutugon sa problema ng mga basic sectors na nakaupo din sa komisyon, kailangan talaga ng kumpas ng presidente. So, kailangan talaga may regular. And I was told, nung panahon yata ni dating presidente, GMA, mas regular. Kasi parang, ano rin yan I think, sabi nila, brainchild din yan ni dating presidente, GMA. Tsaka siguro mahalaga rin madinig din ng Pangulo mismo. Kung ano yung sinasabi ng mga taong ito, yung mga representante nila. Kasi I think yung beauty talaga yung nung NAPC ay yung basic sectors. So, kailangan talaga na mapalakas yung boses at kakayahan ng mga basic sectors na mag-intervene, mag-engage, mag-participate doon sa pag-gobyerno. And yung NAPC nag-create ng ganung platforma para sa kanila. Kaya mababawal diwala yung intent ng batas kung maisa sa katupad. Sa sobrang excitement kong ipakilala yung NAPC, nakalimutan ko magpakilala pala ako. Ngayon ko lang naalala. Ako po pala si Chito de la Vega. At saka, sabihin ko nga pala ito. Itong nakalimutan ko rin. Ang dami ko nakalimutan. Live po tayo ngayon sa Inquirer.net Facebook, sa YouTube, sa Periscope. At meron tayong live updates sa Twitter, sa Line, Kakao, Viber, and Fire Chat. So kung gusto niyo magtanong, lahat ng mga nakikinig, pwede niyong gamitin yung mga platforms namin yan. Social media. Okay. At bago rin, meron, unahin ko na muna ito, ma'am. Dahil kanina pa itong tanong na ito, mula nung nalaman ng mga tao na pupunta kayo dito, marami na nagtanong. Isa sa ugat ng naging resulta ng kahirapan din kasi, kaya tingin ko medyo related din sa inyo, yung papasukin din ba or meron din bang gagawin ang NAPC sa mga problema tulad ng droga? Yung talagang droga, social problem yan, ano? At ako taga Quezon City, talagang siguro mga 3 months ago, ang sinasabi sa akin ng mga tricycle driver, yung mga taga roon sa mga areas, na talagang grabe na ang problema sa droga. Bumabagsak na nga ang presyo eh. Parang 5 piso na lang kada. Siguro may oversupply, no? Kaya ganong bumagsak ang presyo. So, at the same time, kahit doon sa mga baryo-baryo, sa Kanayunan, no? Penetrated. Umabot na rin talaga doon. So, I think the president really appreciates how serious drug problem is. Kailangan talaga siyang i-address. And that is why, yun ang campaign, ano niya, no? Slogan. Yun ang bumenta talaga. Oo, sa mga, at dahil real, concrete, massive yung problem natin ngayon sa droga. Sa inyong the vision nyo dyan sa trabaho ninyo dyan sa magkakaroon din ng talagang may puna kayo dyan sa it's really a problem. Hindi kasi yung, well, of course, peace and order and economic development at yung poverty, syempre, mga magkakaugnay na usapin yan. Hindi po ano talaga eh, sapul sa mahihirap eh. Oo. Sapul sa mahihirap yung ano. Kasi kung yung drug addiction, kung mahirap ka na nga, then addicted ka pa, talagang 5 piso mo ng kahuli-hulihan,
ibibili mo panhang droga, di ba? Feel na feel ko na, at nagsasabi sila sa, rin sa amin, sa Gabriela, na ano yan, problema yan sa komunidad. Lalo na ng mga nanay. Pag yung anak nila, nakikita na nila na napapariwara sa droga. Just to get this question, ano, marami nagtatanong, just a, you know, di ba kayo nababaga? Pag nakaramihan yung mga napapatay, hindi ba nakaka, anong reaction nyo lang? Una, talagang sa isang banda, nakakabahala rin kasi marami. Marami nang na babaril, napapatay. Hindi pa man nakakaupo si Presidente Duterte, di ba? At ang sinabi nga, may suspecha na baka mga rub out yan o kung ano man. So, kailangan din talagang tingnan yung mga kaso kung bakit nagkakaroon ng mga shooting ano incidents at may mga namamatay pagka nagkakaroon ng mga raids at operasyon laban sa droga. So, kailangan tingin ko malinaw din yung mga rules of engagement. No? Although sinabi ni Presidente na dapat you should do this campaign within the bounds of the law. No? And I believe in that. At dapat matupad yun. Anong experience nyo na nung kayo'y nasa isa kay Kilal Batikang aktivista, ang madadala niya tingin niyo dito sa bago niyong ano role as lead convener po ng NAPSI? Palagay ko marami. Mm-hmm. Unang-una, doon mismo sa sariling ahensya, iba kilala rin naman ako, naging kongresista na rin naman ako at saka isa naman na tingin ko na masasabi namin, ni minsan hindi talaga kami nakorap. So, I think that for one is something that I will bring into the agency, no? Yung zero corruption na siya rin naman programa ni Presidente ay dapat na maipatupad doon sa ahensya. Yung transparency, eh kahit kami ay nung kongresista pa ako at yung Makabayan Block, talagang pinupush yung freedom of information. And again, sinasabi ni Presidente na isa ito na gusto niyang implement sa executive branch of our government at ako talaga ay sumasang-ayon din doon. Dagdag pa, siyempre kailangan tiyakin na yung serbisyo talaga na ibibigay ng ano ng ahensya ay pumupunta doon sa taong bayan. At ito dahil yung ahensya namin ay nandiyan yung mga 14 basic sectors, pinakamahirap na sektor ng lipunan natin. Kailangan talaga mapaunlad pa ang kapasidad nila, no? Para mag-intervene, para lumahok sa paggobyerno, lumakas pa ang tinig nila. Doon sa pagmo-monitor, dapat aktibo sila. No? Sila yung katuwang para matiyak na yung corruption, yung programa, yung serbisyo talaga napapatupad. I think that will be my focus. Sila magsasabi yes, kung umaabot. And that will be my focus. And ako nga, pinag-aaralan ko, kasi policy, ano yung NAPSI, eh, no? Mm-hmm. It is supposed to come out with policies. Policy recommendations, yung monitoring system nila, standards, etc. So, yan, dahil may oversight ang NAPSI, eh, may oversight function niya. Pero, sabi ko nga, we should not be like technocrats, no? Mm-hmm. Yun nga ang inaalala ko sa inyo dahil mas kilala kayo sa pagkilo, sa aksyon, sa nakikita niyo nangyayari. Paano ito po, parang ang gusto ko, of course, we will have to come out with statistics, di ba? Kasi policy yan eh. Pero gusto ko, yung statistics should tell stories. Di ba? Yung statistics, hindi lang yan set of numbers. Dapat yan may istorya sa likod. Dapat yan may kaluluwa. No, these statistics should have soul. No? At yung soul niyan dapat nagmumula doon sa karanasan ng mga mahihirap. No? Kasi halimbawa, unemployment rate. So alam naman natin na nag-iiba-iba kung paano nila kinukuha yung unemployment rate, no? Yun ding food, yun ding ano, yung cost of living. So iba-iba rin, no? Pwede bang sabihin natin na we just this much money a day eh talaga kung sana lang kukunin. Magkakasya nga ba yan sa pamilya,
na lima or anim na gustong mabuhay ng disente. No? So, yung mga ganun, kailangan may istorya siya. Hindi pwedeng basta ka lang, you know, like any other technocrat na nag-spew ng mga statistics. Kailangan tao eh, hindi lang yes, numero, exactly, di ba? Exactly, oo. Oh. Yun nga ang ano eh, meron nga nagtanong itong si Sherwin Nones, nagtanong isa sa mga, hindi ko alam kung by Twitter or ano, no? Tinatanong niya, meron ba kayong, alam ko masyadong maaga pa to, pero may vision na ba kayo na, kasi para magkatuwang ang economy at ang kahirapan, meron ba kayong vision sa role niyo dito sa, ano, sa gobyerno? Sa ganyan? Oh, yes, exactly. Ang mandate kasi ng NAPSI ay IBSAN, no? Poverty alleviation. Nung nire-review ko nga yung mga papers nila, I mean, we've always been in the poverty alleviation stage, di ba? Dapat talaga ang strategic goal natin yung poverty eradication. At when we talk of poverty eradication, kailangan ng mga structural changes, di ba? Hindi na lang yung mga 4Ps, hindi na lang yung merong kang ibibigay na dole out or whatever. Kailangan talagang ayusin mo yung ekonomiya mo. Kaya sinasabi ko lagi, when you think strategically, kailangan yung mga macroeconomic policies mo rin should impact sa development ng iyong agriculture at saka yung iyong industry. So, kailangan talaga na ayusin mo yung agrikultura mo, ayusin mo yung iyong industriya. Once and for all, pwede ba tayong magtayo na ng sarili nating industriya, like basic steel industry? And I know that President Duterte is really, parang gung-ho siya na, baka nga pwede nating magpaunlad ng steel industry. Diba? Napakahalaga noon. If you really want to keep our economy moving at mag-take off, kailangan yon. Siguro lahat naman ng batas. Pero kasama rin yung mga tao. Baka mag-take off eh. Maiwan yung, exactly, yung mga nando sa baba. Exactly. Kailangan nga yung mga mamamayan natin kasama doon sa formulation ng plan. No? At yung atin ngang mga, halimbawa, sinasabi doon sa social reform, kailangan ng asset reform. So ano yung asset reform? Ano lang naman yun eh, di ba? Yung mga resources natin, like for example, land. We're going to reform the issue of land, di ba? Kaya, well, of course, Kapaeng is there sa DAR. Kailangan talaga magkaroon ng real na distribution, no? Yung tinatawag na tunay na reformang agraryo, distribution ng land, kailangan ma-implement yan. At lahat ng bansang umunlad, nag-take off, no? From feudal-based economy ay nagkaroon ng land reform para maisulong yung ekonomiya nila. So, kailangan may si presidente meron siyang sinasabi na isa sa priorities niya yung agricultural development. So, nung pumunta kami doon ng bayan, when we presented the people's agenda to the president, may sinabi silang baka yung ilang hektarya ng public land na pwede nang i-distribute din sa mga magsasaka. So I think those are good. Sino nagsabi ni si Pangulo? Magandang starting point 'yon. Ngayon, kung ma-integrate pa natin yung yung usapin ng industry. Like for example, coconut land, no? Na pwede natin lagyan na doon ng factory para paggawa ng virgin coconut oil. O di kaya Coco Choir, o di kaya whatever, no? So, yung value added noong napoproduce o na-harvest ng farmers na coconut, tataas kumpara doon sa nagkokopra lang siya, di ba? Yan ba sinasabi niyo, sakop yan doon sa within the ng NAPSI, Well, may tinatawag, meron ang NAPSI na prototyping na tinatawag nila na parang, I call it modeling, no? So, pwede siyang makipag-coordinate with the different agencies para implement itong mga examples na ito na pwedeng gawin para maipakita mo na ito ang model na pwede nating gawin sa iba-ibang mga lugar na kung gusto natin i-address yung poverty sa mga lugar na yan. May tanong dito si Dr. Bumanglag. The Duterte administration has a chance to redistribute wealth.
Do you agree? If yes, how? And if no, why not? Yes, I think because he is the president now, he has the chance to redistribute wealth. At gaya ng anong sinabi ko kanina, yung example doon, yung halimbawa sa in relation to land reform, may public lands, pwede nang may nagsasaka na diyan. Baka pwede na yung ibigay sa kanila, di ba? Yung isa rin yung usapin ng housing. Yan talaga problemado. So, meron ang dami nating informal settlers. Meron ding mga government land, no? Na pwede na for housing. Bakit hindi magkaroon na ang gobyerno natin mga informal paghati-hatian ng functions. NAPSI. Actually, maliit lang ang pondo ng NAPSI, no? Mga hindi pa yata siya last year, hindi pa siya lalampas ng 200 million. And then meron pa siyang foreign funded projects na hindi naman din ganun kalalaki. So, maliit lang talaga. Hindi pa lang foreign funded projects. Oo, kasi may mga research. Nasilip nyo na ba kung ano yung mga halimbawa na yun? May lang research. Research. Oo. So, mga mas ganon. Yun nga sa natatanong ko sa inyo kanina, kung puro yun. Ano kayo, policy and ano, kailangan may funding. Naranasan. Alam ko maraming mga financial institutions, lalo na yung kagaya ng, yun nga lang ang susunod na tanong ko. Hindi ba kayo, kampante ba kayo na halimbawa ay willing magtustos ang mga grupo kagaya ng World Bank ng mga policy and ARA? Samantalang dati ay medyo hindi kayo agree sa mga ibang policies ng World Bank. Anong pakiramdam niyo doon? Actually, siyempre, Paul, kung yung mga talagang makaka-adjust. Halimbawa, ARA. Tayo na even short-term solution doon sa kahirapan, na naggagawa ka, nagko-conceptualize ka ng mga programa na inilulubog ka rin sa utang. Di ba? So, again, kailangan talaga yung mga structural changes doon sa ekonomiya natin. And then, where was I? Working with groups like World Bank and that necessarily does not make you uncomfortable. Is if they will be helping? Well, of course, no. It is very uncomfortable, especially ako na galing sa cost-oriented groups, at saka alam ko rin yung mga World Bank projects, no? Na talagang ang mga World Bank projects kasi talagang sometimes meron pondohan na mapping yung pala gusto lang nila i-recommend dun sa mga big multinational companies or ma-access ng mga mining companies para makita nasaan yung ating mga mines, minerals natin, no? So, hindi para sa benepisyo natin, pero sa benepisyo pa rin ng foreign interest or ng big foreign corporations, for example. Pero kung, as a matter of fact, even yung investments, hindi naman tayo completely sarado doon, eh, no? Yung foreign investments. Pero dapat regulated yan, controlled. Yung alam mo na nasa benepisyo ng tao, tapos alam mo na merong ibibigay na mas malaki ang magagananya mo kaysa doon sa nakukuha tayo sa atin. Kasi for the longest time, hindi ganon ang nangyayari doon sa mga foreign investment. Uncontrolled talaga yan. At saka, mas lalong yung ating mga manggagawa, halimbawa, ay mas lalong napapagsamantalahan ng mga ito. Kaya hindi nagiging maganda ang naibubuti sa ating ekonomiya. And the World Bank, alam din naman natin yon na merong mga conditionalities, merong mga requirements na gusto nilang ibigay para yung iyong mga economic policies ay maging in line doon sa gusto nila, gusto ng mga malalaking capitalist countries at saka ng mga malalaking korporasyon. At hindi doon sa interest nating mga yung ngayon ba yung mga foreign funded na studies na silip niyo na ba ng NAPSI sino nagbigay ng pondo? Well, ngayon sa mga nakita hindi ninyo? Ko pa nasilip kasi halos 1 week pa lang ata July this Monday lang ako nag start, I mean last Monday
And then, mas tinitingnan ko yung mga, yung internal, yung bahay, no, yung NAPSI mismo, yung opisina, at yung mga work ng various units. So, nasa transition phase pa lang. Nakwento nyo nga sa amin kanina, eh, nung unang araw nyo nga, hinahanap nyo pa yung ng NAPSI, hindi nyo makita. Oh, kasi doon sa government website, sa Malacanang, nakalagay doon, nasa DARPA, third floor. Yung pala, wala na po doon. Visit. Oo, oo. Nandoon na pala sa ano. Nagpunta kayo sa DAR? No. Hinanap nyo rin doon? Actually, malapit na. Malapit na pupunta. Until med, you know, the better safe mission. Check. Counter-check ulit natin. So, and then we realized na nandoon na pala siya sa likod nung MWSS, Luwa, yung ano yung office niya. Mm. Kaya sa Balara. Yeah, I did an ocular visit doon. Ah, so nakita nyo na ngayon ano. And then of course pumapasok na ako ngayon. We just had our general assembly ng mga staff. When was that? Last Friday. Mm-hmm. And then when is today? Anyway, so I was doing all those house things. No, sanay naman tayo housekeeping pa muna, housekeeping pa. Babae, sanay tayo sa housekeeping. Tingnan yung budget, tingnan kung ano yung mga nandiyan. Tingnan yung mga anak. Ayun, no. Yun ang ano. Merong isang nagtanong and ako I agree rin ako sa medyo sinisisim ng ano eh from Joy Desi Sarate. Patagal na raw niya kasi naririnig yung redistribute wealth na at patagal ng ilang administration na nagpangako niyan eh. Ngayon yung position, you're in a different position from the ones na nangangako at nakikinig na pangako. So, ngayon nando kayo sa implementing group, anong feeling nyo ngayon? Anong tingin nyo? Talagang mahirap. Nung pa namang nasa Kongreso ako, mahirap na talaga eh. No, alam ko na yon. Lalo na yung ikaw na ang aktwal na mag-i-implement ng mga programa, mahirap talaga. Like for example, nung nasa Kongreso ako, isa talaga sa priority na legislative measure na gusto namin ipasa, yung tunay na reforma sa lupa, yung redistribution of land, no? Ito na yung redistribution of asset na lagi nilang sinasabi ng mga technocrats, no? Pero hindi pa talaga nagkakaroon ng ganoon, marami pa nang exempted. Tapos bukod doon sa yung mga magsasakana na ibibigay sa kanila yung lupa, eh wala namang support mechanism o di kaya structures na ibinibigay sa kanila. No? Yung mga subsidyo, walang naibibigay sa kanila. Kung paano nila gagawin mas produktibo yung lupa, kaya ang nangyayari, na ibebenta rin yung lupa na isasanla, nawawala rin sa kanila. So, hindi ganun yung tunay na reforma sa lupa. Dapat talaga, pagkatapos ng land redistribution, dapat may mga subsidies, mayroong mga ibinibigay pa rin ang gobyerno para talagang maging produktibo yung pagsasaka. Anong pakiramdam nyo dahil ngayon makakasama nyo yung mga same room and you will be actually listening and actually working with them. Yes. Anong feeling nyo ngayon dyan? Of course, it will be very challenging. Pero syempre, alam naman natin that we are here. So, how many people, you know? Pero, what I can say is that mag-i-engage kami doon. May forum naman kasi. So, gagamitin namin yung forum na yun. At the same time, hindi lang yun salita-salita. We will also do our work. Paano talaga magdarating tayo o magkakasundo o ano yung pwedeng babot doon sa sinasabi ni Presidente na ano na pagbabago na gusto natin. O nga, I never thought I'd see the day nga that progressives will be actually part of the cabinet. Nung una, nung naging part ng Kongreso, okay. Who knows? Surprises pa, no? Yeah, and this is the first time I think that the president would say that he is a leftist, a socialist, and etc. No? In saying that in public, at naging ano niya, even naging campaign ano niya yon, di ba? Identification niya, he's putting his foot where his mouth is. Yes. He's really doing something na gano'n, no?
Ito may nagtanong po dito. Una-muna merong si Kissenberry Espina. Magaling daw yung mga sagot niya. Uy, may fan na po agad kayo. Structural change nga rin ang gusto niya raw kasi. Ito naman si, ano, may tanong. Will you recommend the continuation of 4Ps strategy? So yung 4Ps, dahil si Presidente, sinabi naman niya na itutuloy niya yan. No? That will be it. Pero meron din ako, tingin ko, kailangang i-review pa rin yan, i-assess. Kasi baka pwedeng may redesigning na gawin. No? Tingnan din kung yung bang makaka isang doll out lang. Kaya kahit tanungin mo yung mga nakakatanggap ng 4-piece, pag tanungin mo sila isa-isa, sasabihin nila sa'yo, actually gusto namin talaga yung regular na trabaho. Kasi for sure, mas malaki yung kita namin doon kaysa yung natatanggap lang namin sa NAPSI. Yung isangan ba naka-ATM na? Nakasanda na yung ATM yes, na? Oo. Nangyayari talaga. So may mga ganon na problema talaga na sa pang-araw-araw nakikita. Tapos mayroon pang iba, hindi talaga. Sa isang komunidad, halimbawa, yung mas isang squatters area, may nagkwento lang sa akin na yun daw kapitbahay nila, merong nakakatanggap ng 4-piece. Pero ito, may ari ng mga ilang units doon sa... samantalang yung ibang mahirap talaga. Hindi na ID ng tama. So may mga ganun din. May mga ganun nga siguro lalo na. Kasi parang part yung LGUs in pinpointing yata eh. So paano rin ginagamit sa politika yan, di ba? Paano ginagamit ng mga politiko para mas yung sa patronage. Sakop din ba yan sa ng NAPSI, yung mga ganyang mga bagay, yung pinag-usapan natin about the 4Ps? Yes, because it is a policy recommendation yung mandate. So, pwede and rin, the oversight, di ba? May oversight kami. So, pwede rin kaming sabihin na may ganito yung problema at may kailangan baguhin dyan or whatever. No? Pero sa initial reading ko, parang wala pang specific doon. Pero I know baka ang DSWD ngayon, baka meron silang assessment or study na ginagawa. I hope. Sabi ni Therese Arguelles, not just alleviation from poverty, but eradication, not just 4Ps or dollouts, but macroeconomic level, structural institutional change. But seriously, can we really eradicate poverty? Siyempre naman. Kasi meron naman tayong mga model sa ibang bansa na eradicate nila yung poverty or na napaliit nila yung mga mahirap sa bansa nila. Definitely we can. Kasi parang kung yun ang ating kinamulatan, parang tingin natin way of life na, no? Pero when we really look at other countries, alam naman natin meron namang malaunlad na bansa, mga medium at saka meron talagang mga mahihirap. Unfortunately tayo, nandoon na sa kumunoy talaga. Yung mga ibang bansa na dati, sila yung nasa bottom, nauunahan pa tayo ngayon eh. Ano nga eh, nagkaroon kami ng dito na pag-usapan nga yan dito, during the election, kahit among the ASEAN, nasa lower group tayo. Yes. So in terms of number, nasa upper group in terms of number ng mahirap. Kasi imagine, noon, di ba, yung sinasabi ng mga tatay natin, ng mga lolo natin, na, dati nga, ano pa tayo sa Japan eh. Di ba? Ngayon, talagang, tingnan mo ang Japan, kung nasaan na, tayo nandito pa rin, at mas humihirap pa, compared to them. Kaya, yes, of course, meron tayong pag-asa, pwede tayong umunlad. At kailangan lang yung mga tamang pulisiya, programa, at yung political will, at kailangan talaga ng redistribution ng ng wealth. Kailangan nating bigyan ng lakas yung mamamayan para kasama sila sa lahat. Yung bang issue ng population, although the president has mentioned it, pero kasama rin ba yan sa mga bahagi ng trabaho ng yung population, yung... Yes. Walang pakundangang pagdami na. Well, of course, kasama 'yan sa laging kasama 'yan sa policy recommendation, 'di ba? Yung kaugnay ng populasyon. Pero as ako bilang isang matagal sa women's movement, 'yun nga, diba? 'Yun anong niyo doon? Stand niyo diyan. At
di ba lagi namin sinasabi, wag nyo namang sisihin sa matris ng babae yung kahirapan, di ba? Na lagi na lang parang hindi ang may kasalanan ay yung mga ganid na mayayaman o di kaya yung mga corrupt na officials, kung hindi yung mga babae dahil sila ay nanganganak o di yung couples dahil sila ay maraming anak. So syempre kailangan yung any program for family planning ay respectful of the reproductive rights of women and men. Hindi dapat pinupwersa. Kasi yung, di ba ang dami na natin mga population control program, parang pan ni Marcos natin, panahon ng martial law. Oh. Pero ano yun, parang martial law rin yung, ano yung population control program na yun. Talagang kontrolado, forced, no? Na na-compromise na yung health at reproductive rights, lalo na ng mga babae. Kasi yung forced sterilization, yung mga barangay health workers, kailangan may quota sila kung ilan yung kanilang na kahit yung mga lalaki nun, kailangan. Oo, ligate, sterilize, may mga quota. Kaya hindi naging effective din. Yung pagdating kasi sa usapin ng population, medyo minefield eh. Although, I nakita ko sa Pangulo, talagang ano siya, nagsalita na siya about ninyo. Kayo ba agreed dun sa parang sinabi niya about having 3 children and ano, anong... Siyempre naman, kailangan na ano, yung... Or would you be recommending ideal, something? May ideal size, no? Pero dapat hindi forced, di ba? Kaya nga importante yung education eh. Kaya kahit yung education on family and all these things, naniniwala ako dapat sa ano pa lang, sa ating mga eskwelahan, dapat ano yan eh, itinuturo. No? Kaya, para mismo, kasi pag marami na rin mga pag-aaral, pag alam ng babae at lalaki, may consciousness sila, sapat ang kanilang kaalaman, sila mismo, ililimit nila yung kanilang anak. So yung correlation ng educational nila, doon sa makakaya nila. Yung correlation nung pag mas mataas ang educational attainment, ang nakikita mas mababa ang bilang ng kanilang anak. So ibig sabihin, mas conscious sila na ganito lang muna, mas napaplano nila kung ilan yung dapat nilang anak. Kayo no, nagtrabaho rin kayo sa Kongreso. Napansin ko lang no. Parang yung sistema kasi natin, make sure na mayroon, hindi sapat yung karunungan ng mga tao makapag-decide, parang sinisigurado na, if I may use the word, may mga tanga. Kasi dun tayo, itong sistema natin eh, parang, I don't know, yung parang pakiramdam ko, yun nga, yung mga, kaya kailangan may mahirap, dapat mahirap lang sila. Parang that's may feeling of hopelessness. And in fact, there's the question from Twitter dito na, meron ba tayong magagawa? Pakiramdam ko nga hopeless talaga ito. Para sa mga mahihirap, meron ba tayo? Isang bagay na magagawa ninyo na kahit na wala na kayo after 6 years, ituloy pa rin. Yung napsi. Ang maganda nga dahil oversight siya at ang kanyang mga gawain ay magrekomenda ng mga pulisiya at mga patakaran. So syempre, yung mga yon at batas, no? So yon magiging institution yung mga pulisiya na yan pag lalo na pag naging batas na siya, no? At pero yung Kongreso mas maraming ano eh. Yes, oo. Lalo na usapin ng poverty. Alam naman natin na yung ating gobyerno, 'di ba? Kontrolado naman talaga ng mayayaman 'yan eh. Kahit yung Kongreso, I know, dami diyan mga malalaking may-ari ng mga malalaking lupain, mga negosyante mismo, no? Na yan ang unang-una na magsasabing wag tayong mag-land reform. O di kaya ito exempted dapat ito, hindi dapat ito i-distribute. O di kaya wag nating itaas ang sahod ng mga manggagawa. O di kaya wag nating tanggalin ang endo. Sila talaga ang tututol doon. Kaya nga ang maganda dito sa NAPSI, ay nag-i-intervene yung mga sektor.
Kasi talagang dapat silang maging aktibo, dapat malaman nila na sila yung ano, sila talaga yung ano eh, yung dapat ma-strengthen yung hindi lang sila nagko-komentaryo sa Facebook or whatever, no, nagto-tweet or bystander. Pero this got to be a real movement for change. Or an institution nakakaya ng NAPSI to any their voices. Oo. Kaya nga sabi ko lagi, oy, pwede kayo, welcome kayo mag-rally dito kung gusto nyo para ipaabot nyo yung inyong mga gusto. Kasi precisely, ang mandate namin ay palakasin yung boses nyo doon sa gobyerno. Poverty is not just the reason for drug addiction. Ang dami ng pero ang karamihan talaga dahil nga sinabi niyo dahil mura na lang yung drugs, in fact mas mura pa sa pagkain eh. Kaya doon yun ang nakakabagabag. Nakakalungkot din kasi nga iba yung choice nila, napakadali. One of the favorite lines na narinig ko sa pangulo was taon po yan. Siguro malalim yung balon ko ng pag-asa, no? At kasi ano eh, wala kang choice eh. Otherwise lalabas ka na lang ng bansa o di kaya eh ano na lang ano, magpa-aati-anod ka na lang doon kung ano rin ang nangyayari lang ngayon. Kaya tingin ko talaga kailangan natin ng structural change. I don't think that yung direksyon ng ekonomiya natin, pag hindi talaga natin inayos yung ating agriculture at saka hindi talaga tayo nagsimula na mag-build ng ating sariling industriya na pinagyayaman din natin to rely in export, no? Eh bakit hindi tayo maggawa ng hindi ganoon naman na kalakaran kung hindi tayo mismo, may basic industry tayo, pwede tayong mag-che. Dati yung Malaysia, hindi yan, meron na sila dahil nag-build sila ng sarili nilang mga industriya. Tayong nakaasa sa labas ng bansa. Matibay paniniwala niyo kaya natin yan. Dapat kikilos kaganapan yun. Yung ibig sabihin nyo, lagpas ng kalahating nakatira ron. Yeah, mahirap. ARMM. Tapos, yung region, of course, yung susunod na dyan, yung region 8, yung Visayas, no? Yung Samar provinces. Tapos yung Caraga, region 10, region 12. Mindanao na naman. Mindanao na lahat yan, imagine. So, dapat talagang i-focus. Kaya nga, kahit ako, iniisip ko, paano kaya ang NAPSI na tutugon din doon sa panawagan ni Presidente, kaugnay ng Mindanao, at saka the fact that really, yung mahihirap na lugar sa bansa natin ay nandun sa Mindanao. Baka kailangan fokusan din namin yon. Baka kailangan yung opisina niya mapunta rin, ma'am. Oo. Magkaroon kayo doon. Talagang iba rin yung nakikita nyo talaga. Kailangan ng malakas na. Siguro, baka kailangan ng extension office or whatever na malakas-lakas din. Ang tanong na to galing sa reporter natin, si Dax Lucas. Sumusulat po siya sa business section natin. My friend owns a farm, pero yung mga katiwala niya rito, mas gusto raw ang 4-piece na lang kasi may pangsabong sila sa halip na magtrabaho. Parang medyo related doon sa ano nyo, kasi nga doon sa sinabi nyo kanina na mas gusto na lang na hindi ayaw yung ibang ano, parang ibang values na kakaroon tuloy dahil doon sa 4-piece. Would you agree with the ano? I think we have to look at the particular situation, no? Kung katulad ng Hacienda Lubisita, na halos ang sinusweldo ng mga ano doon, ang kita ng mga magsasaka ay parang hindi pa umabot ng 1,500 yata isang buwan. Mm-hmm. 'Di ba? So there may be areas na talagang ginigipit din yung mga magsasaka, no? O kung sila man ay mga farm workers, napakaliit ng kanilang sahod. Kaya kung ganun, ang sasabihin talaga ng mga magsasaka, mas gusto ko pang 4-piece. No? Mas malaki pa. Mas malaki pa. So, ano yon? Kaya nga eh, dapat nating tingnan din kung yun bang mga may-ari ay mas sa kanila pumupunta yung kita o doon sa mga magsasaka.
Di ba? Kasi lalo na hanggang ngayon, di ba, meron pa rin tayong malawak na tenancy system, no, na kung saan napakaliit ng kita ng ano, mga magsasaka na nagbubungkal kumpara doon sa mga may-ari na wala namang ginagawa doon sa bukid, no? Mm. So may ganung napakalaking inequality. Kaya nga yung ating mga economic programs na ipinutupad na dati, hindi siya nagiging inclusive, di ba? Hindi nararamdaman. Oo, hindi nararamdaman ng mahihirap. Maaring man sila, pero yung mga mahihirap talaga hindi. Hindi umangat ang buhay. From sa Twitter, galing po kay Pids Nogales, government could ask businesses to hire 4Ps. Siguro mga tao tumatanggap ng 4Ps. And they could share in paying wages instead of dole outs. Parang talaga mga tao, conscious na conscious doon sa 4Ps. Eh. Oo, parang talagang, and I'm glad na nakikita na nila na it is not sustainable. Diba? Mm. Hindi nila nakikita na nila na hindi sustainable program mo for poverty alleviation or even more so for poverty eradication ay yung 4Ps. Talaga pantawid lang ho eh. Oo, hindi permanente lang naman talaga siya. Ano, I think people are really clamoring for change in a way na gusto ko ng trabaho, gusto ko ng kita. Diba? Sa para hindi na ako pupunta sa abroad. Gusto ko naman na matamasa yung buhay, yung ating mga kostumbre na, diba, yung mga kababayan natin sa abroad, yan ang isang nami-miss. Kahit pa malaking kita nila doon, no, kumpara dito, eh talagang gusto nila yung kostumbreng Pinoy na as much as possible. Ayaw nilang umalis ng bansa talaga. Nangangamusta si Edna Nielsen, Congora Nielsen sa Facebook. Nasa Norway daw siya. Agree daw siya sa lahat na sinasabi niyo. Parang sa nababasa ko rito mo, pwede na kayong tumakbo. Ang dami agree eh. Siguro ay binovoice out din natin. Matagal na naman tayo sa aktivismo. Yan naman naririnig din natin sa kanila eh, di ba? Yun talaga ang ano nila, perspective nila. They don't want to be beggars. Yun talaga nasa puso yes, nila. Yes, oo. Oo nga, no? Kasi nga puro nga nasa abroad din pala eh. No? Louis Basingan, reducing poverty includes the ideal size of family. Ay, pinag-usapan na natin. Give the family a choice that is by reproductive yan, planning. Magiging pagdating sa diyan sa family planning, alam nyo na, ang simbahan Katolika may ano dyan. Tingin nyo ba, syempre, pero kasama sila sa kasama ba sila sa dialogue, sa plan, anti-poverty, ano ba ang ano nyo, ang feelings nyo about that? Hindi sila kasama sa sektor, no, doon sa 14 basic sectors, kasi ano yun eh, syempre, ibang plane yung religious beliefs mo, di ba? But I think na dapat lagi silang kasama doon sa dialogue, doon sa consultation. Kasi if you are really going to be democratic and all-inclusive, lahat ng views dapat pakinggan natin. At yung pala ang gusto kong ano, no, the style of leadership that I want to put in to the NAPSI is that it should be all-inclusive. No, ibig sabihin, himukin natin, let us broaden lahat ng mga suggestions, lalo na if they're coming from the ground, mula doon sa poor sectors natin, i-embrace natin sila. Let us include them. No? Let us hear from all of them. Mm-mm. Meron tayong ilang minuto na lang. Can I get a few parang closing messages from you? Especially, okay. Ngayon, about yung programa ninyo. Opo. Well, yung NAPSI, hindi talaga yan masyadong kilala. Isa sa nakita ko na role ko ay ipakilala ang NAPSI at para mas marami pang mga kababayan natin na makilala ito. Bakit? Dahil sa itong NAPSI, ang isang mandatong importante na kailangan niyang ginagawa ay yung palakasin ang tinig ng mamamayan. Eh kung hindi alam ito ng taong bayan, papaano sila ano no? Papaano natin sila mapapalakas? Kaya't ako po ay isang priority at magiging tutok ko talaga ay kung paano ay angat ang kapasidad ng ating mga batayang sektor ng mga mahihirap
nang sa ganon ay makapag-participate sila, mapalakas pa ang boses nila, at sila ay kaagapay natin doon sa pag-monitor at pagsasabi sa atin na ito ang dapat gawin ng gobyerno. No, na hindi pagkatapos binoto namin kayo, kalimutan nyo na naman kami. No? Kaya ako po ay uma-appeal sa ating mga kababayan sa loob at labas ng bansa na maging aktibo tayo doon sa pag-monitor ng ating mga proyekto, pag-monitor ng gobyerno, at lumak tayo dito sa kilusan ng pagbabago na tinutuntungan ngayon ng ating Pangulo. Maraming salamat. Tama ba tawag yung secretary? Kasi cabinet position, diba? Secretary Lisa Masa, you've been nakikinig po kayo sa Inquirer Live. Tama ba? Inquirer Live. And maraming salamat sa lahat ng mga tumulong dito. Hindi ko na kayo isa-isayan. Pero kilala niyo na kung sino kayo. Happy birthday kay Clarice. And ito po si Chito de la Vega. Nagpapasalamat po. Thank you.